sa dinami-dami ng kaso, ba't ito pa ang napunta sa akin? Grabe naman ang mga nangyaring to. Pinatay. Sinunog. Paano kaya niya nagawa kay Miss Karen ng mga bagay na to? Mabait naman si Karen. Wala lang ako naging problema sa kanya. Di nga ako mapaniwala, nagawa niya akong gaguhin. Pero hindi sa mga tandela para gawin ko sa kanya mga bagay sinasabi mo. Mahal na mahal ko si Karen, sir. Hindi ko magagawa yun sa kanya. Nag-uusap lang naman kami ni Karen nung makita kami ni Yuri. Galit na galit nga siya. Bigyan niya na lang ako sinugod. Sinubukan ko siyang paliwanagan kaso, kinaligtad niya na si Karen. Nakita ko pong sinuntok ni Yuri, yung boyfriend ni Miss Karen, si Hermes na napapabalita ang ex ni Miss Karen. Umiiyak po siya habang inaawat ang dalawa. Tapos po kinaligtad ni Yuri si Miss Karen. Pero tinulak po ni Miss Karen si Yuri. Tumakbo po siya, tapos sinabol din siya ng boyfriend niya. It was supposed to be a boys night out. Kaso ininja na ako ng friends ko. Then I saw her. Who can't resist a Karen Ramirez? A model. Sobrang sexy. A fallen angel. Wow. Grab the chance. She's alone. And who can resist me? Every girl's in town are after me. Bagay lang kami. So we enjoyed the night. Sa tingin mo, ano ang motibo na gumawa nun kay Miss Karen? Well, obsession I guess. Selos. Galit. Pagnanasa. Galit. Pagnanasa. Selos. Obsession. Ibig sabihin, si Miss Karen ay ginalay. Nilunod muna, tapos sinunog. Gaano mo naman kakilala si Miss Karen? Sa tingin ko, kilala ko si Karen noon. Pero noon yon, 8 years ba naman? After na umilis ako para magtrabaho abroad para sa aming dalawa, pagbalik ko, she was a complete stranger. Ibang-iba na siya. Not that much. I just met her that night. Ano nga asahan mo dun? Wait. I got this one. Magaling yata tong journalist. She's a battered girl. Poor and damned girl. Girlfriend ko siya, kaya syempre, kilala ko siya. At di ko siya binubugbog sa kanya ng masagap ang balitang yan, napanginit ng ulo. Di ako nang bubugbog ng babae. Pero pag sumusobra na, ibang usapan na yun. Kilala ko lang po si Miss Karen na Sir Photographer once. At bilang fan niya, pero hindi ko pa po siya nakakusap ng personal. Nagkataon lang po na kung nasan ako, nandun din po siya. At anong ibig sabihin mo dun? Binubugbog! I just don't ask her kung sino gumagawa nun sa kanya. Parang ganito lang kasi yan, sir. Yung mga nanay, pinapalo yung mga anak na matitigas ang ulo kasi mahal nila. Tsaka pinaprotektan ko lang naman si Karen kasi may stalker siya. Yung galing ng photographer, si Moise Xavier. Lagi niya sinasabi sa akin na sinusundan doon siya ng gagong yun eh. Hindi po ako stalker, sir. Binabantayan ko lang po si Miss Karen kung saan siya pumunta. Para po kasi siya may kinakatakutan. Parang may kinakatakutan nga siya nung time na magkita kami. Ang sabi niya, tulungan ko daw siya. Kaso, dumating nga yung mayabang niyang boyfriend, kaya hindi ko na nalaman yung importanteng bagay na gusto niyang sabihin sa akin. Ano sa tingin mo ang kinakatakutan niya? I think yung stalker niya, si Yuri. I have no idea, sir. Yung boyfriend niya po siguro, sir. Kailan at sino ang huling taong nakita mo kasama ni Miss Karen? Si Yuri. Umakbo si Karen tapos sinabi siya ni Yuri. Mag-alas 7 na ng gabi noon kaya hindi ko na sila sinundan. Gabi po ng Sabado noon, sa bar na lagi niya pong pinupuntahan. Nakita ko po si Miss Karen na kainuman si Mr. Boris Francisco, yung sikat na journalist. Mga around 12 AM na rin po sila nakalabas ng bar noon. Lasing nga po si Miss Karen. Nakita ko pa nga pong nakayakap si Miss Karen sa Boris na yun. Sinundan ko po sila, pero nakita ko pong sumakay na sila ng kotse. Gentleman yata to, sir. Siyempre, alam nga namang iwanan ko isang babaeng lasing sa bar na siya lang magsa. Kaya hinatid ko siya gamit ng sports car ko, papunta sa pad niya. Kaso nga lang, nasa gate pa lang ako, pinalis na niya ako. Hiniyakon lang siya, umuwi na ako. Sino sa kanila ang may motibong halayin si Miss Karen? Ito lang ang tanging ebidensya na nakita sa lugar malapit sa pinangyarihan ng krimen. Wala namang nawala sa mga personal niyang gamit, isa tong collector's item. Hindi to basta-basta nabibili kung saan-saan lang. Gusto mong mag-yossi? Salamat, pero hindi ako naninigarigo. Pwede ba? Nakakainip pa siya dito? Sure, thanks. Do you have lights? Nawala kasi yung lighter ko somewhere else. Later na lang po, sir, paglabas. Hindi siya hinalay? Hindi rin siya ninakawan. So, ibig sabihin, napakatindi ng galit ng taong gumawa nito sa kanya. Ano ang ginawa mo sa kanya? Wala! Wala akong ginawa sa kanya! God knows that I'm innocent! Wala akong ginawa sa kanya!
Gustong-gusto ko nga umuwi at humingi ng tawad sa kanila tayong kasi nag-overreact ako. Pero di ko ginawa. Sisi talaga ako. Wala po akong ginawa kay Miss Karen, sir. Malaki po ang respeto ko sa kanya. Ni hindi ko nga po siya makausap o malapitan man lang. Malinis ang konsensya ko, sir. Maniwala kayo sa akin. Ano ang ibig mong sabihin, sir? Bakit mo nagawa yun sa kanya? Wala akong ginawa sa kanya! Alam ng Diyos yan! Ano ang nangyari noong gabi na yon? Wala akong alam sa sinasabi mo! Uulitin ko. Ano ang ginawa mo sa lugar ng pinangyarihan ng krimen? Ano ang ginawa mo kay Karen? What are you talking about? May ebidensya ka ba? Alam mo, pwede akong magsampa ng kaso laban sa'yo. May nakakita sa'yo. May witness na sa kaso. Napadalo po ako sa lugar na yung galing trabaho, sir. Sa di kalayuan, natakot lang po akong ipaalam ang lahat, kaya ngayon lang po ako lumantad. Ano ang ginawa mo kay Miss Karen Ramirez? Hindi ko siya pinatay. Nagpakamatay si Karen, yun ang totoo! Anong ginawa mo kay Miss Karen Ramirez? Magsabi ka ng totoo! Natakot lang ako. Walang maniniwala sa akin kung sasabihin ko nagpakamatay si Karen. Madidihin ako sa kaso. Patay na siya nang makita ko. Patay na si Karen! Naririnig mo ba ako? Patay na si Karen! Patay na siya. Sa tingin mo, maniniwala ako sa'yo? Sa tingin mo, paniniwalaan ka ng lahat? Balupa. Sinunog mo ang katawan ni Karen. Wala akong alam sa sinasabi mo. Alam mo, wala akong kasalanan. Sinubukan ko pa nga siya iligtas kaso. Hindi na siya humihinga. Pero sinunog mo ang katawan ni Karen. Sabi doon ka! Mahal ka. Mahal na mahal kita, Karen! Tawarin mo ako! Tawarin mo ako, Karen! Mahal na mahal kita! Hindi mo papatawad. Paulit-ulit mo siya sinasaktan. Paulit-ulit mo rin siya tinatakot. Hindi! Sinasaktan ko siya dahil mahal ko siya! Ayaw kong mawala si Karen! Akin lang si Karen! Hindi mo pwede mapunta sa iba! Akin lang si Karen! Naiintindihan mo ba yun? Akin lang si Karen! Masyado na siya nilipad at tinangin ang kanyang mga pangarap! Hindi na ako sa... Nalunod niya siya ng kanyang profesyon! Pinahon niya na ako sa limot! Sumunog niya ng aming mga alaala! Pinatay mo si Miss Karen! Wala mo maniniwala sa'yo! Pinubugbog mo siya, kaya kanya iniwan! Pinatay mo si Miss Karen! Anong ginawa mo kay Karen?